So, ito po tayo ulit. Pananoorin naman natin ngayon ang tungkol sa EDCA. Umpisahan na po natin. Mapayapa at matiwasay na pamumuhay, malayo sa anumang banta laban sa ating soberanya at teritoryo. Isang hangaring isinusulong ng Administrasyong Marcos sa pamamagitan ng pagpapaigting ng seguridad at depensa ng bansa. Dahil ito ang pinalakas ng bagong Pilipinas. Ganda, di ba? Nakaka-proud. Kaya yung mga nabudol ni Maharlika dyan, may pag-asa pa kayo. Nagiging tanga kayo dahil kay Maharlika, hindi nyo lang nalalaman. Yun ang mahirap. Ito na po. And our emphasis on addressing this threat requires adjustment in our strategy. The external security environment is becoming more complex. It is becoming more unpredictable. Common security challenges necessitate a more concerted approach among like-minded nations. Share information. Learn from the best practices in the region to make our military better. Sa gitna ng patuloy na pag-alsa ng mga banta sa seguridad ng bansa, isang nilagdaan na kasunduan mahigit 70 taon na ang nakalipas, ang muling patitibayin sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas, ang Mutual Defense Treaty, isang kasunduan na may layuning tulungan at magtulungan sa pagdepensa sa isa't isa, sakaling mayroong armadong pag-atake mula sa ibang bansa. Kung maaalala natin, ang pundasyon ng ating alyansa, no, na pangmilitar sa Amerika, yung Mutual Defense Treaty. Kasama noon dati, meron tayong kasunduan na may mga base militar, ang mga Amerikano, hindi yun na-renew, ang 1991. Ngunit pumalit doon ay mga kasunduan, kasama na doon yung BFA, at yung latest nga, itong Enhanced Defense Cooperation Agreement na nilagdaan ng gobyerno nung panahon ng dating Pangulong Aquino, no? Pinoy. Ang EDCA is supposed to be an agreement kung saan on a temporary basis pwedeng maging bisita ang mga tropang militar ng Amerika sa mga kampo o pasilidad na ang may control ay Pilipinas at karamihan dito ay pasilidad na pangmilitar. Hindi ibig sabihin nito may mga American bases ulit, no, sa Pilipinas. Ang may control pa rin at may pananagutan over itong mga pasilidad na to ay ang Philippine government, particularly ang AFP. Yung EDCA sites is being selected by both parties. Dito ginaganap yung mga mutual activities and exercises natin. What is the significance of EDCA? One, ito yung humihimay-himay ng mga gagawin natin at saka yung tawag natin yung EDCA sites, doon natin gagawin yung mga activities na napag-agrihan natin sa MDBSCB. Ito rin yung tumutunay na yung BFA natin, ito yung nabibigay na tinatawag natin konkretong mga aktibidades para at least yung ating tinatawag natin modernization of the alliance will be pushed through and will be realized. Sa ilalim ng EDCA, magkakaroon ng pagpapalawak ng mga military training exercises, joint military exercises, humanitarian assistance, at disaster response efforts. Higit dito ang pagpapalakas ng kakayahan ng Pilipinas para mapabuti ang maritime security at maisulong ang maritime domain awareness para mapangalagaan ang teritoryo ng bansa, lalo na sa lumalalang sigalot sa West Philippine Sea. Kita niyo yung barko na yun, ang tagal na ng barko na yun, no? Puro kalawang na. Ang dalang equipment ng mga Amerikano? No? Hanggang ngayon, ginagamit pa din. Napakahalaga nun sa current military modernization natin. Alam natin na yung AFP ay isa sa mga pinaka-underfunded, no, na militar, sandatang lakas sa rehiyon. No? At kung titignan natin yung budget ng AFP, no, na nakalagay sa DND, malaking porsyento dito ay sweldo at pensyon. No? At hindi tungkol sa capability building in terms of hardware at training. So doon pumapasok yung tulong ng Amerika kasi matagal na yung relasyon, eh,
noon, pagitan yun. Ng militar ng Pilipinas. Kulang tayo sa pondo para sa mga gamit. Even say it's the longest defense relationship that we have. Yung SEDCA, ang nakita natin dito, yung human resource development, yung base development, and also yung... Kaya sa ngayon, kailangan pa natin yung mga tulong ng ano, Amerika. Nakikita natin talaga, akala natin kasi yung modernization is only an equipment. But basically, ang modernization is yung changing the mindset of our soldiers. And then, ang nakikita natin doon, yung mga technology-based equipment na nakikita natin na hindi siya masyadong ano, mahal and then also cost-efficient. Nakikita natin yung mga ganito technology na can enhance our capability, particularly yung detections at saka yung tinatawag natin yung... So, yan na lang po muna at ayokong masyadong mahaba ang ating video. I-search nyo na lang po yung tungkol sa EDCA. Okay po. Hindi po ako si Ninyo Barzaga. Nakapanood din sa kasunduan ang ilang mga...